Nahulog sa NBI o sa National Bureau of Investigation ang ilang Indian nationals na nabiktima dumano ng kidnap for ransom group. Ang ilan sa mga dinukot, tinorture at pinainom pa raw ng gasolina. Aabot din daw sa 2 hanggang 3 milyong piso ang ibinayad na ransom ng ilan sa kanila. May report si John Consulta. Matapos mailigtas ng NBI ang kidnap ransom victim na injured national sa isang safe house sa Laguna, bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang mastermind ng Sadiq KFR Group na si Ahmed Chondri. Arestado rin ang mga tauhan nito. Kanina, dumulog sa NBI ang di bababa sa 18 Indian na kinidnap din umano ng grupo. Kwento ng huling biktima ng grupo nitong Marso, tinorture daw sila ng mga suspect. Eh, gutom ako 1 week. 2 week lang bibigay sa akin sila, ano. Tapos tadyak-tadyak. Tatali na kamay ko. Pagpasok ko ng kotse, tapos lalagay na scotch tape sa mata ko. Suntok lang talaga. Saan? Sa dito, minsan dito, minsan sa likod ko. Sabi naman ng isa pang biktima na dinukot noong 2006, kinoryente raw ang kanyang ari at pinainom pa raw ng gasolina. Yung isa naman, hinawakan yung ano ko dito, pisking ko, para umano sa akin, ano yung sa akin yung gasolina. Tapos pinainom sa akin yung gasolina. Umpisa noon, nagkakaroon ako ng sakit. Hanggang ngayon, hindi pa ako kumagaling. Hindi ako nakalakad ng mga 1 buwan may higit. Hindi ako naman sa ba. Siyempre, nakuryente yung ano ko eh, sa private part. Dalawa hanggang 3 milyong piso raw ang ibinayad na ransom ng bawat biktima sa sindikato para makalaya. Ang modus ng grupo, nakikihalubilo sa kanilang komunidad at kinakaibigan ang mga dayuhan at saka ipoprofile kung sino ang bibiktimahin. Sa CCTV footage na kuha nung isang linggo, makikita ang mastermind na Chondri habang isinasauli ang nirentang AUV kasama ang isa pang Indian na suspect na natukoy dahil sa mga tattoo sa kanyang braso. Positibong kinilala ng mga biktima si Chondri na mastermind ng grupo. Ilan na po yung naging biktima ng grupong ito? Actually, based on doon sa Cavite lang alone, siguro mga 30 plus na yan. For the victims? Past 2 years. Yeah, victims. For the past 2 years. Iba pa yung sa Laguna, iba pa yung sa Batangas, meron din sa Nueva Ecija, meron sa Caloocan. Kaya napapasalamat kami sa NBI. At least once and for all, natuldukan na. Nahuli itong mastermind, sana mahuli na rin yung mga kasamahan nila. Patuloy nating pinalam, pati na yung mga involvement ng mga law enforcement officer tulad ng sinasabing nagpapanggap na NBI at saka yung mga nagpapanggap na pulis. Magsasampa ng kasong kidnapping at serious physical injuries ang mga biktima laban sa mga naarestong suspect. John Consulta, GMA News.